Rebolusyong Duterte Group nasa JP Laurel Gate ng Malacañang. Kuha tayo ng live report mula naman kay Eagle News reporter Vic Samintak. Vic. Angelo, nandito tayo ngayon sa may JP Laurel Gate, itong nagtahan gate ng palasyo ng Malacañang kung saan narito ang grupong tinatawag na Rebolusyong Duterte ang nagsasagaw ngayon ng kilos protesta bilang pakikisa rin sa dineklarang National Day of Protest ni Pangulong Rodrigo Duterte. Katabi natin ngayon si Bishop Nilo Tayag, ang tumatayong pinakalider ng grupo, at atin pong aalamin kung ano ba ang layunin ng naturang grupo sa kanilang isinasagawang kilos protesta ngayon dito sa gate ng Malacañang. Bishop Tayag, live po kayo sa Net 25. Sa ano po ang layunin itong inyong grupo? By the way, ano po itong grupo ninyo pala, Bishop? Una-una, maraming salamat sa Net 25. At ang Rebolusyong Duterte po ay isang ilusang na revolusyonaryo. Unang-una, wala pang tunay na revolusyon na nangyari simula sa Aguinaldo hanggang kay Aquino III. Kaya ngayon lang po nagkaroon ng tunay na revolusyon kasi taglay po ni Pangulong Duterte sa kanyang puso, sa kanyang katauhan, sa kanyang isip, at saka sa kanyang puso at kaluluwa ang mga pundamental, ang mga kataas-taasang pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino sa sampunang kabataan. Bishop, bakit dito nyo napili magsagawa dito sa nagtahan gate ng palasyo ng Malacañang ng inyong kilos protesta ngayong araw? Gusto po namin ipakita na sa malapit sa Malacañang ay sumusuporta kami sa programa ni Pangulong Duterte. Sa tingin namin, nagsusulong siya ng revolusyon. Ngunit ang 5 taong natitira sa kanya ay hindi sapat sapagkat siya ay hinaharang ng iba't ibang mga institusyon. Maging ang Kongreso, maging ang Senado, maging ang Korte Suprema, maging ang Korte ng Court of Appeals at iba pang mga ang burokrasya. Hindi po nabibigyan ng tunay na daan ang tunay na daan ng pagpapaunlad sa programa ng ating Pangulo. Kaya kailangan lahat ng balakid na ito maalis. Kaya ang hinihiling ng Rebolusyong Duterte ay iproklama ni Pangulong Duterte ang isang revolutionary government na kung saan ang lahat ng mga balakid na yan, ang lahat ng mga obstruction na yan, lahat ng mga hindrances na yan, legal man at mga institusyonal, ay mawala at alisin upang sa ganon, sa loob ng 5 taong natitira kay Pangulong Duterte, ay magkaroon ng tunay na pagbabago, alisin ang droga, illegal na droga, alisin ang graft and corruption, at alisin ang kriminalidad, at magtagumpay si Pangulong Duterte sa kanyang layunin. Bishop, isang punto na lamang po, hanggang kailan kayo tatagal dito sa lugar na pinagdaraosan ninyo ng kilos protesta? Hanggang sa pagdilim po, ay marami pa mong mga darating kaming mga kasamahan dito, at meron po kaming kasama doon sa loob ng Menjola at saka kanto ng Menjola at saka JP Rizal. At mamaya siguro ay pupunta rito at darating ang mga kasamahan namin pa. Okay. Maraming salamat, Bishop Nilo Tayag. At mamaya susubaybayan pa namin ang inyong mga pagkilos. Thank you very much po. Salamat din po sa Net 25. Angelo, ang napuna po namin dito sa ginagawang kilos protesta ngayon, itong grupo ng mga pro-Duterte ay nakakalat din sa iba't ibang lugar. Gaya ng binabanggit ni Bishop Tayag, sila ang grupo nila ay nandito sa may JP Laurel, sa may Nagtahan Gate, mayroon din po doon sa may Menjola at iba pang mga lugar. At nakikita natin dito sa paligid ng Palasyo ng Malacañang, bagamat ngayon ay naka-red alert itong mga kagawad ng Presidential Security Group, pero hindi kasing higpit noong mga nakarang administrasyon na kapag ganitong may mga kilos protesta, itong paligid ng Palasyo ng Malacañang ay naka-lockdown. Makikita noong mga nakarang mga administrasyon na ito ay pinapalibutan ng mga container van. Pero ngayon, malaya ang tao na nakapaglalabas-masok sa bisinidad ng Malacañang compound, kahayagan lamang natiwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa suporta pa rin ng taong bayan. Nasa balita natin, si Pangulong Duterte ay nasa loob ng Palasyo ng Malacañang at inaantabayanan kung ano ang kanyang magiging aktibidad mamaya kung siya ay makikilahok doon sa mga pro-Duterte rally na isasagawa doon sa may Menjola mamayang hapon.
So yan ang sitwasyon mula dito sa may nagtahan gate ng Malacañang Palace. Vic Sumintak, Eagle News, I am 1 with 25.